great day mga guys, great day, great, great, great day. So, bago po tayo mag-umpisa sa topic natin ngayon, yung topic po natin ngayon tungkol dun sa kwan eh, allergic rhinitis, quick lang to, quick topic na kwan, kung paano ba natin na i-resolve ba yung problema sa allergic rhinitis. Actually mga guys, yung allergic rhinitis, according sa kumpare kong doktor sa Pilipinas, according sa kanya, kalimitan na nagkakaroon nito yung mga nanggagaling kasi sa pollen o yung mga pollen na kalimitan pag nasa probinsya ka, pollen yung mga nasa punong ka, yung lumalabas na pollen. Kung hindi naman, kung nasa city proper ka naman, kalimitan to sa mga alikabok. Kaya nagkakaroon na, nasasanay na nalalanghap natin yon, nagkakaroon ng allergic rhinitis na kung mapapabayaan ito mga guys, ibabagsak ng asthma. So, bago tayo mag-umpisa mga guys, shout out ulit tayo at magpapasalamat ako sa mga newcomer, yung mga bagong subscriber at sa mga nag-view-view ng channel ko, nanonood ng channel ko, sinusubukan kung ano yung mga opinion ko, opinion natin dito sa Healthy Traveler Vlogs. Si Juban po ang Healthy Traveler po ninyo. Maraming salamat po. Binabati ko po kayo na maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa channel natin. So, balik na tayo mga guys sa topic natin na allergic rhinitis. Actually, yung pinakamagandang may i-advise ko o opinion ko sa topic na to mga guys is every morning yung pagte-take ng 2 cloves crushed garlic. Eh, napakalaking bagay po na walang kanya na walang laman po yun dyan. 2 cloves of crushed garlic plus ito tinatransfer natin sa mula sa libro eh. Plus yung ginger tea. Maganda rin po yung ginger tea, yung pakukuluan natin yung maliit na piraso ng na slice na luya na pag lumamig eh pwede mong inumin yon, daily po yon hanggang mawala yung allergic rhinitis natin. Maganda rin to para sa may mga ubot sipon. Habang pinakukulan mo, maganda rin na mag-steam inhalation ka nitong luya, ginger. So, yun ang mga bagay na pwede kong may suggest sa mga may allergic rhinitis. Huwag na tayong mag-take ng mga steroids mga guys. Yung mga ayokong magbanggit ng mga brand name dito sa channel natin dahil pag nagbanggit po tayo ng mga brand name dito is very libelous yun. So ang masasabi ko lang, yung side effect ng mga synthetic medicine, alam na po natin yan, hindi yan binabanggit ng mga dalubhasa kung ano yun. Hanggang sa masasabi lang nila na effective, maayos, oo, totoo, maayos, gumagastos ka na. Hindi pa siya ganun ka-epektibo. Epektibo man siya, meron naman siyang sinisirang parte ng katawan natin sa loob ng internal organ natin. Parang ganun din. Gumagaling ka nga, pero eventually na-downgrade naman o nadidegrade yung internal organ mo. Let's say yung liver, yung lungs, yung pancreas mo, lahat ng mga yon na nasisira. O di parang ganun din. So kung pumunta ka ng herbal medicine, gawin mo muna, inumin mo muna yung herbal medicine, then pagka hindi umubra, then dun ka mag-take ng mga synthetic medicine na steroids o yung mga ginagamit natin na over the counter o mga kung kailangan ng antibiotic. Doon ka palang titira o iinom upang maiwasan natin yung depreciation ng internal organ natin na maaring magiging epekto ng synthetic medicine. So until next time mga guys, maraming salamat po ulit
sa mga naniniwala at nagsusubscribe at patuloy na nagsusubscribe sa channel ko. Nga pa po pala, sa mga gustong magtanong, comment lang po kayo sa baba. Tanong lang po kayo at pagka may time po ako, sasagutin ko po yung mga yon nang hanggat sa dulo ng aking kaalaman at makakaya at pagre-research sa mga bagay-bagay na katanungan po ninyo. So, see you then mga guys. God bless you. Nasaya at ngal daw tayo amin na po. So guys, ganito lang kalaki yung babalatan natin at i-chat-chat natin ng 3 beses siguro to para dun sa gagamitin natin na pakukulaan natin sa 2 to 3 glasses of water para dun sa gagamitin natin iinumin o gagamitin natin tsaa na para sa pag-inom ng para dun sa UTI man yan, sa sipon man yan, sa allergic rhinitis man yan, yun po yung gagamitin natin. Kung sa allergic rhinitis, yung isang baso ng o isang cup na katulad nito, haluan na lang natin yung isang cup ng ganito ng napakuluan na ginger o luya, tapos haluan na lang natin ng kalahati o depende sa kagustuhan yung timpla ng honey, yung pure honey. Pero diyan po sa Pilipinas, nagkalat po kasi yung honey na sinasabi nila sa palengke, pero actually asukal. Ang totoong honey po, makikita po ninyo yun sa kulay. Kulay yellow po yun. At saka kung ilalagay po ninyo yun sa tansan, ilalagay yung purong honey. Pag sinindihan po ninyo yun, magliliyab yun. Yun pong original na honey. Raw talaga yung ganun. Yun po yung nakagagamot. Hindi po yung nabibili lang dyan sa palengke na kulay brown pa na kapag nagtagal makikita mo yung asukal dun sa baba. Mga imitasyon po yun at peke po yung mga yun. Pinagkakaperahan lang po sa palengke yung mga yun. So, watch out guy. Sa mga darating na mga videos po natin, comment lang po kayo kung ano yung gusto nyong itanong, research natin. Until next time, nasaya at ngaldawa po.